Magandang araw at magandang gabi po ulit sa inyo mga ka-YouTuber. Pasensya na po, ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. Busy po kasi kami sa mga naging karera sa motocross ngayong summer kasi po ay motocross season po ngayon. At syempre, shout out po pala sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Si Jojo Tracker Vlogs, si Maligalig ng Europe, si Pinoy Bistak Tracker, Hungry Driver, at saka yung JJTV Solid, si Joven Desagun. Shoutout sa inyo. At syempre, sa mga kakelex ko, mga kelexer, shoutout po sa inyo lahat. Sana po yung may matutunan kayo sa mga ginagawa kong video. Okay. Ang topic po natin today is yung vibration issue ng kelex. Napansin ko po, ang may issue sa vibration yung mga lumabas na KLX sa second gen or 2016 model up, dyan po yung may issue sa vibration. Until now sa BF meron, sa aking opinion po, parang mababa ni quality kasi mass production, hindi po katulad nung KLX 150S 150L na 2015 model below to 2009, wala pong vibrate yan. Ang KLX ko po 2011, wala pong vibrate yan. Napaka, kahit gamitin nyo sa bawat manibela, wala po. Kahit mapa low speed, high speed sprocket, wala pong vibrate yan. Ngayon, ang yung sabi ng iba po, mag high speed ng sprocket, hindi po solusyon ng mag high speed ng sprocket. Ang magiging problema naman po, sobrang bigat ang sprocket nyo, stress naman po yung makina. Akala po nila mawawala yung vibration, hindi po. Napipigil yung under ang makina. Magsasuffer naman po dyan is yung inyong connecting rod at saka yung clutch. Sa tagal ko na po nagmumotor, ang number one pinagmumulan po ng vibration is yung sigunyal. Pag wala po sa balance sa sigunyal, nagbabibrate po yan. May sample ako sigunyal po rito. Hindi siya pang KLX pero pang 4 stroke, pwede natin gawin pang demo para maintindihan nyo. Pare-pares naman po ang concept at principle ng 4 stroke. May head, may valve, may cam, yan na po yung 4 stroke Ang dalawang uri po ang crankshaft na, yung balancing. Isa pong static balancing. Pag sinabi pong static balancing, ito yung nagtatanim po rito para mas pumikit sa ibaba. Kasi pag kunyari naglaki kayo ng piston, mawawala po sa balance yan. Kaya po may computation yan bago magbalance. Iba, binabaray na po yan, kinakarga ng tingga rito. Yan po madalas ginagawa para bumigat. Mas mabigat po yung mas maganda. Tsaka pag na-balance po ito static, pag pinaikot nyo po sa may pantest yan, diridiretso yan, hindi po hihinto yan. Ang isa naman po pinakamahal na uri ng crankshaft balancing is yung dynamic. Inaabot po ng 10,000 pesos yan. Sa static naman po, nakakahalaga ng, depende po sa gumagawa, may 1.5, 2.5, 3.5, depende po. Ang dynamic naman po, maselan po yan. Ang dynamic balancing, pag pinabalancing yan, kailangan po dala yung piston. Piston. Kailangan, pag nagpalit kayo ng piston, ganun din po yung gagamitin nyo. Kailangan kasi bigat din po ng kung ano yung pinagawa nyo. Hindi po katulad sa static, kahit anong piston pwede. Yung pinakabayag lang po ng sigunya lang ang binalance. Dito, puputasan nyo. Meron po lahat computation yan. Titimbangin po yung bigat ng crank, timbang ng connecting rod, piston, lahat po. Titimbang yan. Ang kilalang gumagawa po niyan si Red Speed Motorworks sa Isabela. Yun po. Kaya po pa nag-vibrate yung KLX nyo, kundi mo sa ibang motor, tested po namin, basta yung sigunyal, wala po sa balance, wala sa align, nagbabibrate. Ngayon, magkaiba po ang wheel ba ang crankshaft balancing sa alignment. Pero kailangan parehas yan. Yung KLX ko po, kahit gamitin nyo matulin, sa highway, low speed siya, walang vibrate yun. Ang alam ko lang po motor ang mabibrate na nagamit ko is yung Rossi hanggang Manibela,
Ito po yung itlog nyo. Ayan, nagka-vibrate. Ito po yung bayag na sigunyan. Sa 2-stroke naman po, tawagin niya puno. Yung aftermarket, iba yung volume ng puno. Sa 4-stroke naman, yung binabalance. Karami na mga problema po dyan eh. Sa 4-stroke, kunyari, nag-sigunyan, nagpalit kayo ng stroker pin, nagbabibrate po yan. Kasi mawawala po sa static balancing. Kunyari naman, naglaki kayo ng bore, mawawala rin po sa balance yan. Pero hindi naman gaano. Ngayon, yung nagiging issue po sa mga kay Erics ngayon, parang factory defect o ano. Dahil sa naging mass production na siya, dapat po recall ng Kawasaki yan. Yan po nagbumulay vibrate. Or sa, kunyari, bumigat yung piston, nabagay yung connecting rod, magbabibrate po talaga yan. Hindi po solusyon yung mabigat kay sprocket. Ando po sa makina. Meron po isang, may isa pa solusyon, yung pong kahit sa ibang motor, na-testing ko po ito. Pag lumubag po yung tornilyo lahat ng engine mount po sa chassis tsaka sa engine, magbabibrate po talaga, tested ko. Kaya yung mga may issue sa vibration, i-check nyo muna po yung tornilyo ng engine mounting, baka sakaling ando po yung problema, bukod nyo lang po, wala nang mamawala, susubukan nyo, baka hindi nahigpit ang mabuti ng factory. Pag hindi po nawala, ibig sabihin nandito po sa sigun nyo lang problema. Ngayon, kung gusto nyo mawala yan, it's either ipabalance nyo static or kumarap kayo ng sigunyal ng KLX-150S. Yan po, the best of quality niyan. Yun lamang po mga ka-YouTuber. Sana pa may natutunan kayo. More videos to come po, basta hindi ako busy. Gagawa na natin. Maraming salamat po. Thank you.